sinong aling si Marcos Jr. Binabalukot na ang kasaysayan at pinalilitaw niyang golden age ang diktadura, pandarahas at pandarambong na ginawa ng kanyang ama at ina. Mahalaga para sa mga Marcos ang pagbalik sa kapangyarihan para ilegalisa ang mga dating dinambong at mga krimen nila. Kung si Jomarin ang tatanungin, hindi raw bagay maging pangulo si PBBM at malabo ang golden age sa ilalim ng kanyang termino. 100% sa pagsisinungaling at pandilin lang, zero sa pagsasabi ng katotohanan at zero rin sa pagmungkahi ng solusyon sa malulubhang problema ng bayan. Wala pang tugon ang palasyo sa mga banat ni Joma. Pero ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, wala na raw balak pansinin si Joma. Wala rin naman daw pinatutunguhan ang mga idinadaos na peace talks. Nanganganib namang mabalyaso ang tatlong malalaking railway projects sa ilalim ng Build-Build-Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Transportation, hindi na nagparamdam ang China sa Pilipinas mula ng mga kung itong pauutangin tayo para tustusan ang proyekto. Sumulat pa raw ang Department of Finance noong 2019 para i-follow up ang loan, pero hindi na tayo kinibo ng Beijing. Kasama sa mga maapektuhan ang South Long Haul Project Pabicol, ang Mindanao Railway Project at ang Subic-Clark Railway Project. Pero makikipagtawaran daw ulit ang gobyerno para matuloy ito. Kung hindi na kumagat ang China, pwede naman daw itong i-alok sa pribadong sektor sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program. Kaya naman i-alok sa ibang bansa na mas interesado sa proyekto.